Kasi si Ryan bang ayaw talaga umatin? Sabi mo ayaw mo eh, kasi merong ano. Mahal na mahal ko. Sabi mo, makikita ko din yung ano, yung nagayang suntukan sa akin sa video. Tila inasar ng celebrity host na si Vice Ganda ang Korean celebrity na si Ryan Bang matapos hindi makadalaw sa GMA Gala 2023. Sa opening ng programang It's Showtime, napag-usapan ng mga host ang nasabing event at nagpasalamat sa GMA sa pag-imbita sa kanila. Dagdag nila, sobrang nag-enjoy sila sa mga nangyari at hiniling ni Vice na sana ay buo na makakapunta ang Showtime host sa susunod. Matatandaan sa GMA Gala ay apat lang mula sa Showtime ang pumunta. Ito ay sila Ann Curtis, Vong Navarro, Jong Hilario at Vice Ganda. Ayon kay Jong, lahat naman umano ay inimbita pero hindi lahat ay nakapunta dahil sa problema sa schedule. Pabirong sabi ni Vice, sinadya umanong hindi pumunta ni Ryan Bang dahil makikita niya ang nag-aya ng suntukan sa kanya noon. Pero ayun, maraming salamat sa Jimmy. Diba, mother? Was mothering that night. So maraming salamat po sa GMA for inviting us dun sa GMA Gala. We had so much fun. Masaya yung gala, to be fair. Masaya. Mag-connect, make new friends. Yes. Tapos magkita-kita ulit tayo ng mga na-miss natin. Iba rin yung after party, bumata tayo lahat. Yes, we have new Gen Z friends. Yung mga anak na mga kaibigan nyo, yun ang mga barkada natin. Sa next ball, dapat kumpleto na tayo. Yes, dapat. Buong showtime, family, kailangan nando doon na. Yes. Invited naman lahat, kaya lang syempre yung iba na may mga schedule. Kasi Ryan bang ayaw talaga umatin? Okay! Thank you sa Angeles Korean Club Hammer. Opening kasi ako, nandun ako. Sabi mo ayaw mo eh, kasi merong ano. Mahal na mahal ko. Sabi mo, makikita ko din yung ano, yung nagayang suntukan sa akin sa video. Makikita ko din yung ano, yung nagayang suntukan sa akin sa video. Makikita ko din yung ano, yung nagayang suntukan sa akin sa video. Walang binanggit na pangalan ang comedian host, pero marami ang nagsasabing si David Licaco ang tinutukoy nito. At ang insidenteng pag-aaya ng suntukan ay may kinalaman umano sa ex-girlfriend ni David na si Bea Santos. Ano ang masasabi niyo rito?